Ibinunyag ni Agriculture Department Secretary Francisco Chu Laurel na may nagtangkang manuhol sa kanya para palusutin sa bansa ang ilang smuggled na produkto. Ikinatuwa naman ng mga local producer ang pagdaragdag ng DA sa mga iba-blacklist na mga kumpanya na sangkot umano sa smuggling. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mismong kalihim na Department of Agriculture ang sinubukang suhulan para palusutin ang mga smuggled na produkto. Hindi tinukoy ng diretsyo ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung sino ang nanuhol. Pero nangyari daw yan ng mabiso sa isang condemnation facility ang paglilipat sa truck ng mga produktong dapat ay sisirain na. Balak daw kasi itong ibenta muli. Ang suhol, tinanggihan ng kalihim. Sinuhulan ako ng ano, ang initially 200,000 per 250,000 per container, 20. Tapos umakit ng 1 million per container. Sinunog namin lahat. Nabisto ng Department of Agriculture ang modus ng isang importer ng bigas kung saan 20% lang ng kabuuang inaangkat na bigas ang idinedeklarang pinapasok sa bansa. Paulit-ulit daw itong ginagawa ng importer kaya kinansela na raw ang import permit nito. Dati kasi pag dumating yung barko, tapos 20% lang ang dineclare nila, ina-assume ng natin, ng buong Pilipinas, na 20% lang i-unload nila. Tapos yung iba ilalabas nila, pumunta sa ibang destination. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga susunod pa raw na mabablacklist sa ilalim ng pinaigting na kampanya laban sa mga smuggler na nananabutahe sa ekonomiya ng bansa. You will see in the next few months, marami ako iba-blacklist na kumpanya. Yung mga smugglers, kahit kaibigan ko, iba-blacklist ko. Alam ko yung ginagawa na, we're just getting proof. Yung mga smugglers are destroying industry by undercutting everybody because of illegal access. Kabuang apat na kumpanya, dalawa may kinilaman sa isda, isa sa asukal at isa sa bigas, ang plano ipa-blacklist ni Agriculture Secretary Laurel sa mga susunod na buwan. Kapag kasi smuggled ang ibinebentang produkto at hindi nagbayad ng tamang buwis, maaari itong ibenta sa mas mababang presyo. Ayon sa mga local producers, malaking tulong sa industriya ang pag-blacklist ng mga smugglers para magkaroon ng patas na presyohan ng mga produkto sa merkado. Ito yung unfair practices, no? Ito yung nagpapa-distort din ang presyo dun sa market. Yung mga legal o lehitimo na ating mga negosyante ay talagang nagpapakahirap at nagtatrabaho at nagnegosyo ng tama, tapos merong mga smuggling na ito. Well, kung wala naman tayong smuggler, fair yung presyo. Fair sa millgate, fair sa aming planter, fair pa rin sa consumer. Wala na siyang abusado dapat. Para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mas malalim pang problema ang tinutugunan ng pagsugpo sa smuggler. Kapag hindi dumadaan sa mga necessary regulatory requirements, itong mga napupunta sa palengke, aside from pwedeng maapektuhan ng presyo, nalalagay din sa alanganin, sa balon ng alanganin, ang kaligtasan ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.